Living Positive! Deliver kami. Yan na yung bahay namin. Deliver tayo ng catalog. Busy tayo. Guys, ayan na, naano na ako sa sibuyas. Naghihiwa kasi ako sa sibuyas para sa sisig na request ni panganay. Kasi may tira kami, ano, yung roasted chicken. So, sabi niya kung pwede kong gawin daw na sisig para hindi masaya nga naman. So, ito yung natira. Bali, ito para kay bunso. Init na lang yung mamaya sa microwave. Tapos may stuffing siyang ano, yung hindi ko alam ano, parang breadcrumbs ata to. So si Mr. Kakay. Tapos ito yung pinaghimayan ko. Alisin ko na lang mamaya. Tinabi ko lang dito. Yung buto-buto ng manok. Tapos lalagyan natin ng sibuyas. Ito yung ating nahiwa ng mga ano, chicken tsaka sibuyas. So yan. Dadagdag tayo ng sibuyas kasi mas masarap marami siyang sibuyas. So yan, nahanda ko lang to. Yan, yan. Alam nyo, yan yung mga gawain ko kapag ano, sa weekdays. Yan, naglilinis sa office ni, ano, ni Boss Chris pag Monday. Minsan naman Sunday, kung pwede rin naman, kung walang nagpa-party doon sa office niya, nagpapaalam ako sa kanya na maglinis ako ng, ano, ng Sunday. Kaya lang ngayon, hindi ako nakapaglinis ng Sunday dahil walang kuryente nga. Lunis ako nag, ano, naglinis ng umaga. So, ako lang mag-isa. Tapos, yun nga, nag-ano tayo, bandang hapon, nag-ano na kami ni, ano, ni Mister. Pag-gabi na yun eh, nung nag-deliver kami, kasi nga maulan lagi dito, kaya napag-desisyon na namin, Lunes ng gabi, pwede na namin deliver yung mga catalog. So, yung kalahati, i-deliver na namin. Kasi ang pag-deliver talaga ng catalog dito, Tuesday tsaka Wednesday. Kaya lang, dahil sobrang ano, maulan dito, mahirap mag-deliver pag maulan. So, dahil kahapon, kagabi, medyo ano naman, walang ulan, sinamantala namin ni Mr. Binawasan na namin yung mga katalog. Dineliver namin yung kalahati. So, mamaya niyan, yung kalahati naman. Sana huwag umulan mamayang hapon para mapagtulungan namin ni Mr. i-deliver yung iba. So, yun. So, kung sa mga nagtatanong kung anong trabaho ko rito, ayun, dahil full-time housewife lang tayo dito. Dati, nag-work ako hanggang 2017 dun sa kung saan yung company ni Mr. Dun din ako nag-work that. Ngayon, hindi na. So, natigil ako kasi nagkasakit din ako. Tapos, yun, marami na tayong nararamdaman. Hindi kasi ako pwede ng ano eh, yung mag-regular para ano, magtrabaho ng mabibigat. Kasi halos yung trabaho dito mabibigat, magbubuhat ka talaga. Kasi halos ano dito eh, factory. So, yun. Yun na lang naman ang ano natin. So, nung buhat na hospital ako, tsaka yung, yun nga, maraming nangyari kasi sa akin eh. Kaya, hindi ko na lang ipapakita sa vlog ko. So, yun, napag-anuan ko na lang. Pwede ako mag-work yung paganyan-ganyan, yung cleaning. Sinasama-sama ako ng mga friends ko kapag naglilinis sila. And then ako, ngayon, kumuha din ako ng isang cleaning. Weekly lang naman siya, every Monday. Yung, ano nga, dito sa office. Kahit ako mag-isa, kaya ko naman siya. Kasi lilinisin lang naman doon yung toilet tsaka yung office.
And then, yun, kaya ko naman. Basta wag lang araw-araw. Tapos, ito nga, every week din yung catalog. Tuesday or Wednesday, pwede mo siyang i-deliver. Tsaka kasama ko naman si Mister. So, yun yung mga, ano ko, mga income ko ba? Na, ano, kahit full-time housewife tayo dito sa, ano, Australia, pwedeng-pwede. Kung, ano, lalo na kung full-time housewife ka, tapos may mga maliit ka pang bata, pwedeng-pwede mo, ano yan, gawin, yan, yung pa, ano-ano lang. Pasama-sama ka lang sa paglilinis, o kaya, yung pag-deliver ng catalog. Kasi yung pag-deliver ng catalog, ikaw ang may hawak ng oras na yan eh. Pero dapat, madi-deliver mo siya ng start ng Tuesday, tsaka Wednesday. Matapos mo siya ng Wednesday. Kasi, para ano, next week, mababayaran siya noon. Ganun yung ano dito. So yun, pwedeng pamilya, magkakasama kayong mag-deliver. Pero kami kasi, mga bata, ayaw naman na maglakad ng malalayo. Tsaka may mga kanya-kanya na kasing work yung mga anak ko. Kaya, yun na lang. Yun na lang pinagpursigihan ko. Ako na lang nag-deliver, tapos sinasamahan lang ako ni Mister. So, yun ang income ko. Tapos, yung pag-deliver na catalog na yan, nag-start kami noong 2015, nung pagpunta namin dito ng mga bata. So, yun. Kaya, ilang years na rin akong walker. Kami ni Mister, 7 years. O, diba? Kasi 2022 ngayon. So, 7 years na kami nung May. 7 years na kaming walker ni Mister. Kaya, malaking tulong din niya kasi yun yung pinapadala ko kay tatay. Yung iniipon ko. Tapos ngayon, yung pagki-cleaning ko, yan. Inaano ko rin yan. Minsan, yun ang ginagamit kong pang-grocery. Di ba, pinakita ko na naman sa inyo. Minsan, pag wala pang sahod si Mister, malapit na yung ano niya. Yun. Ako na nang minsan umaano. Basta may kinita ako, pinabibili ko ng grocery. Pag naman okay pa yung grocery namin, na itatabi ko yon. Yan. Yung iba na itatabi ko talaga siya kasi iniipon ko para sa ano, kung sakaling ano eh may pambili tayong gamit kapag natapos na yung bahay na ano, pandagdag lang ba. So kaya iniipon ko. Pero pag alam ko na si short na si Mister kasi halos ang dami niyang binabayad dito eh. Halos dito, ano, marami kang bayarin dito. Kotse, yung bahay, upa, tubig, gas, lahat. Marami dito. Kaya parang akala nila pag nasa abroad ka, di ba? Gadaganda ng buhay mo, parang pinupulot lang ang pera. Ako, hindi. Kung tutuusin nga, nung nasa Pinas pa ako, mas maganda pa yung ano ko eh. Nakakahawak ako ng malaking pera. Tapos yung pagkasweldo, punta doon, punta dito, yung mga ganun ba? Ngayon hindi. Nakita ko dito yung kahirapan ni Mister, yung trabaho niya, na kailangan talaga inaano mo. Kada senti mo, pinapahalagahan mo. Ayan. Kaya sabi kong hirap din pala ng ano dito, kaya dapat pati kong babae, kung malakas ka rin, eh kakayod ka rin. Eh ako, dahil nga maano yung ano ko, so, yun lang yung muna yung nakakayanan kong trabaho. Yung part-time lang ako. So far naman, nakakatulong naman yon. Yun ang pinapadala ko kay tatay. May ipon-ipon ko yun. Tapos, meron din tulong naman yung ano, gobyerno dito. Lalo na kapag hindi sapat yung income ng lalaki sa pamilya. Yan, tutulungan ka ng gobyerno. Kahit pa konti-konti, kahit sa renta lang ng bahay, magbibigay siya kahit kalahati. Parang ganun. Tsaka kung may mga maliliit ka pang bata na minor de edad, ayan, tutulong yung gobyerno. So yun, nakakuha pa kami ng pakonti-konti, kaya idinadagdag ko talagang pinapadala ko kay tatay. Tapos, bali, pinagsama-sama ko lahat ng kinita ko. Tapos yung nakukuha namin ng konti sa subsidy, ayun, yun ang ano. Kaya, okay din naman ditong manirahan. Basta, yun nga, magtsaga-tsaga ka lang talaga. Pero hindi naman yung pag sinabing nasa abroad ka marami kang pera, di ba? Talagang paghihirapan mo siya. So, yun lang yung muna yung na-share ko sa inyo. Full-time housewife lang ako ngayon. Tapos, yan, yun yung mga nagiging extra income ko. Yung paglilinis saka yung pagka-deliver ng catalog na almost 7 years ko na siyang ginagawa. And then, yan, yung tulong lang ng gobyerno ang pandagdag din.
So, yan sana na ano kayo, yung mga gusto pumunta dito sa Australia, yan, ganito yung buhay namin dito. Hindi naman lahat kasi, swerte rin naman kapag nakapunta kayo rito, malakas-lakas pa kayo, kaya nyo magtrabaho, magbuhat ng mabigat, okay na okay ang income yun ng mag-asawa, pati mga anak. So, ako lang naman hindi ano, regular na trabaho dito. So, pero yung mga bata, ayan, nag-work na rin tapos si Mr. So, tulong-tulungan lang talaga, tiyaga-tiyaga lang. So, kaya kailangan utisinti mo, pahalagahan mo kasi pinagpapaguran din natin yun, di ba? So, yan, maraming salamat sa lahat ng nanonood po ng aking mga video. Yan muna po yung ating vlog, yung mga share natin. So, kita-kita na lang po tayo sa mga susunod naming video. See ya!